Tusok, it's Mitch again and welcome back to my channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. Okay mga katusok, for this video, I will be talking about MedTech. What is MedTech? At kung maganda bang pre-med course ang MedTech? So, kung nagtataka kayo kung bakit katusok ang tawag sa inyo, dahil ito na ang first video ko ng MedTech series ko. So, yun! If ready na kayo, let's start. Okay, mga katusok. First thing first, what is MedTech? Okay, in my own understanding, in my own experience, ang MedTech po ay yung mga people na nasa loob ng laboratory. So, para po sa akin, napakahalaga po ng role ng isang MedTech sa isang medical field. Dahil kung wala pong MedTech, mga katusok, hindi po malalaman syempre ng mga physician or doctor in charge sa inyo kung saan po nagmumula or nanggagaling yung sakit nyo. Kung bakit sumasakit yung tiyan nyo, kung bakit nahihilo kayo parati, kung bakit parang iba yung feeling nyo na syempre, mga katusok, hindi naman manghula ang mga doctor na once na nagpatingin kayo sa kanila, alam na nila agad kung saan nagagaling yung sakit nyo. Siyempre, ang unang i-request niyan is a laboratory test. So, sa laboratory test po na yun, ang mga tao po sa likod nun ay mga medtech. So, para sa akin, super importante po ng role ng isang medtech sa isang medical field. So, ang mga medtech po, sila po yung nag-extract sa inyo ng dugo tuwing nasa emergency kayo or magpapa-lab test lang kayo or may request po na fasting blood sugar sa inyo yung mga physician nyo, lalo na po yung mga diabetic na tao or mga lolo-lola, mga kapamilya nyo na diabetic. So, yung mga medtech po yung may role dun para extractan sila ng dugo, itest po yung urine or yung stool nila or kahit ano pong request ng doctor na nasa laboratory sheet. So, alam ko po yun, para po siyang may referral. Eh. Check po yun ng mga doctor ko. Ito, kailangan mo yung palatest to. Kailangan mo yung palatest yung platelet mo, yung CBC mo, yung hemoglobin, hematocrit mo. Para malaman nila yung root ng sakit. At syempre, para malaman yun ng doctor ko ano yung magiging prognosis nila sa inyo. At kung ano yung dapat nung gawin para kapagalingan sakit na yon, at syempre, kung ano yung dapat yung intake na gamot, ayun, para gumaling yung sakit nyo. And next naman, ang role pa ng mga medtech is kami din po yung mga nag-newborn screening. Dati kasi, walang newborn, hindi pa daw uso yun. Sabi ng mami ko, ng mga tita ko, hindi pa daw kasi uso dati yung newborn screening sa mga babies. Pero ngayon, guys, super, super importante ng newborn screening ng mga babies para malaman agad-agad if ever na may sakit sila or something na parang mga defects ng babies. Ganun guys, kaya super importante yun. Tsaka nowadays, nire-request na yun agad-agad ng mga midwife nyo or bigay ninyo na after nyo mag-give birth sa mga babies nyo, mga mothers out there, siguraduhin nyo na may newborn screening ang mga babies nyo. So guys, alam nyo ba na medyo nakakatakot talaga ang mag-newborn ng baby kasi sobrang liit lang ng paa nila guys, as in, tapos dun mo patutusukin. Sobrang nakakaawa, pero mga katusok, kung ikaw ay studying medtech or medtech ka na or intern ka na, hindi tayo pwedeng matakot. Ang nagsabi sa akin nun is isang medtech staff nung nag-observe kami sa isang hospital. Sabi niya, pag natakot kayong tusukan yung baby, hindi nyo malalaman kung may sakit sila or meron silang defect na kailangan matest agad para magkaroon agad ng resolution para hindi maagapan agad, para maagapan agad kung ano man yun. Dahil syempre, kung takot ka, namasaktan yung baby. So, syempre, ayaw mo na mag-suffer yung baby habang panahon kung di mo siya inyong newborn, di ba? So, ano pa ba?
A medtech is the one na nakaputing uniform. De joke, guys. So, ito pa, share ko lang. Kasi ang mga perspective ng bawat tao, ayun lang naman to sa experience ko. Once na naka-white, all-white uniform ka, or basta naka-white uniform ka, ang nasa isip agad nila, guys, is nurse ka or doctor ka. So, syempre, hindi naman natin masisisi yung tao. Kailangan pa ba nilang alamin ng bawat parang courses ng medical field na may biologist pala, may pharmacist pala, may nutritionist pala, meron palang midwife, may psychology pala, may medtech pala. So, syempre, guys, hindi naman ganun kalawak yung knowledge nila para malaman nila lahat, diba? So, explain nyo na lang sa kanila, syempre, na may nagtanong sa akin kasi once, nurse ka ba? Sabi ko, hindi po, medtech po ako. Sabi niya, yung medtech, yung nagbebenta ng gamot sa mga drugstore. Sabi ko, hindi po, pharmacist naman po yun. So, in-explain ko na lang kay kuya. Sabi ko, yung medtech po, sila po yung, kami po yung nagtetest ng dugo, ihi, mga tae, direkta na agad, guys. So, alam nyo, mga katusok, huwag kayong mahihiya. Never be ashamed or ashamed na kayo yung nasa laboratory, kayo yung nagtetest ng dugo, ihi or tae. Dahil guys, mga katusok, super importante nyo sa medical field ang isang medtech. Syempre, in my experience guys, sa totoo lang, wala namang madali sa field ng, nasa medical field, I mean, walang madali. Iba't ibang klase lang ng hirap yung mararanasan. Talagang, if ever na yung puso mo nandun, if ever na gustong-gusto mo talagang makatapos at gusto mong ma-fulfill, ay gusto mong matapos, I mean, basta gusto mong ma-complete lahat, maging successful ka, kailangan na kailangan mo magtiyaga at magkaroon ng faith kay God. Kasi si God, hindi ka niya pababayaan. Lagi lang siyang nasa tabi mo at taga-guide ka niya. So kahit gano'n man kahirap, gano'n man sobrang nakaka-depress yung pagiging medtech student mo or nasa kahit anong field ka man ng medical field na courses, alam kong kayang-kaya mo. So, mga susunod na video guys, so marami pa akong gustong i-share sa inyo. So, ano pa ba ang masasabi ko about sa medtech? So, basta guys, para naman sa akin, maganda naman talaga yung medtech. So, napamahal na siya sa akin. Tsaka, syempre, nung una, so, natatakot ako kasi extraction, gagamit ka ng syringe, gagamit ka ng karayom, gagamit ka ng kuha ka ng dugo. Paano pa nagkamali ako? Paano pag hindi ko nakuha? Ganun. Pero guys, syempre, nasasanayan naman ang lahat at natututunan ang lahat. So, medyo bulol. Nabubulol talaga ako. So, ayun guys. So, kung maganda bang pre-med course ang medtech, kung gusto mong mag-doctor, magpatuloy ng doctor, para sa akin, yes. So, wala namang hindi magandang pre-med course. Kasi, lahat naman ng pinag-aaralan, guys. Halimbawa, yung anatomy, physiology, chemistry, immunohematology, mga iba-ibang major na yan, is matatakal nyo din, alam ko, kasi parang share ko lang sa inyo, pero ang mga minag-review kasi school namin sa library ng mga nagdo-doctor, nagdo-doctorate sila. Sumisilip ako sa mga reviewer nila. So, nakikita ko naman na, parang natakal na namin yun. Parang nag-recall lang, may one lang ako na nakita na, tinatakal din pala pa ulit-ulit lang. Kaso, mas deeper, mas sobrang lalim kasi syempre lahat dapat maintindihan mo. I mean, parang lahat kailangan malaman mo. Lahat, bawat sulok ng humanity. ng pagkatao ng isang tao. Kung ano yung nasa loob-looban mo. Kung ba't ganit kakasakit. Kung bakit may ganito ka. Ba't may ganyan ka. Ba't nagkaganto ka. Ba't ganyan nararamdaman mo. Lahat po yun ay may explanation sa science. Diba?
So yun, para sa akin maganda siyang pre-med course if ever na gusto niya talagang mag-doctor dahil syempre kung ano nga yung mga napag-aralan nun, parang mare-refresh lang sa inyo yon once na nag-doctorate kayo. Doctorate ba? Tama. O basta nagpatuloy kayong maging doctor. Kaya, ayun guys, ang masasabi ko lang is good luck sa inyo kung kayo ay medtech student at kung kayo ay gustong pumasok sa isang medical courses or basta guys, lawakan nyo lang yung pangarap nyo. Don't put your dream inside only a one box, but also outside the box. So, yun, medyo English yun. Hindi ko alam kung tama yung grammar ko, pero basta may box doon, guys. So, ayun, guys. I hope na nakatulong tong first video ko at nagkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang medtech, kung ano nga ba ang ginagawa ng isang medtech, kung maganda nga ba tong pre-med courses. So, ayun, mga katusok, thank you so much sa inyong oras at please don't forget to like, comment, and subscribe to this video. At kung meron kayong request video or may gusto pa kayo malaman about sa medtech, just comment down below. Ayun. So, ayun, mga katusok, thank you ulit at maraming salamat. So, see you again on my next one, mga katusok. Bye!